Doc, wala po bang ibang paraan para makasiguro tayo sa kaligtasan ng kapatid ko? Alam kong mahirap paniwalaan. Pero yun talagang totoo. Hindi kasi ako naniniwala sa multo eh. Kinukuha nila mga batang gusto sumama sa kanila. Gaya ng kapatid ko, marami pa silang kukunin. Hindi na sila. Marami pang batang sasama sa kanila. Sandali! Uuwi na ako! Malapit na. Sasama ka na sa aming uuwi. Sobrang blessed ako dahil nagkaroon ako ng best friend na isang tawag mo lang, punta agad dito. Mabuti kang ina, Marita. Mag-isa mong napapalaki ang dalawa ng anak. Tato! Panahon na para imulat ang iyong mga mata! Ayoko na! Ang nangyayari sa'yo! Uyutong! Ayoko na! Uyutong! Bakit paano nangyayari sa'yo? Kailangan malaman nila, Redto. Ano? Sasama ka ba? Tutulong ka ba sa amin? Kung pwede ko lang ibigay yung sarili ko. Napakatatag ka, Gabs. Ngayon ka mas kailangan ng kapatid mo. Tingnan mo siya. Hindi siya sumusuko. Ikaw rin. Dapat huwag ka sumuko. Marami kang kakampi, Gabs. Maraming nakasuporta sa'yo. Tuna na ako doon. Kuya Dong, iba na ito nangyayari sa'kin. Noong una, kala ko kaya ko. Hindi lang ako nagsusumbo sa'yo, pero ngayon natatakot na ako eh. Tahan na. Wala na sila, nandito na ako. Hindi kita iiwan. Kahit saan ako magpunta, Kuya Dong, inahabol nila ako. Kuya Dong, hindi mo ba alam nangyayari sa'kin? Tulungan mo naman ako. Hello? 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 Marita? Manuel? Kinagawa mo dito? Manuel? Nasabi sa akin ni Lloyd ang problema niyo kay Fredo. Eh, mukhang hindi na yata siya nakakapagpadala ng pera eh. Manuel, hindi tama. Marita, tulong lang to. Tanggapin mo na. Baka kung ano sabihin ng ibang tao dyan. May asawa ako. Huwag mo nang isipin ng ibang tao. Ang isipin mo yung para sa inyo. Utang to, ha? Pag may pera na ako, babayaran kita. Huwag mong intindihin yan. Salamat. Maraming salamat. Ito na siguro hinahanap nating clue, Red. Si Lola. Sigurado ka ba sa mga nakita mo kanina, Maya? Oo. At hindi lang yon. Si Liz, narinig niyang iniisip ni Lola na parang may hinahanap daw. Eh bakit may hinahanap ni Lola yung mga nangangaroon? Yan ang kailangan natin malaman. Lola? Lola, si Red po ako. Gusto ko po kayong tulungan sa mga hinahanap niyo. Sino po bang mga hinahanap niyo? Saan niyo po ba sila nawala? Hindi ko alam. Sabi nila mga Caroline lang sila. Ang mga apo ko. Sabi nila mga... Lola! Sorry! Doktor, tumawag ka nila sa list! Please! Lola! 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 L
akong naaintindihan. Ano ba yun? Paano na yan, Red? Hindi tayo titigil sa nakahanap ng paraan. Kung kinakailangan na ikutin natin ang buong bayan para lang makita yung mga nangangaraling nilang umulto, gagawin natin. Nakakaawa naman si Gabby. Hindi pwedeng manood na ako habang nakikita ko siya nasasaktan dahil sa nangyari sa kapatid niya. Nararamdaman ko may magmamahal pa rin siya sa kanya. Napaka makasarili talaga ng ama mo. Hindi lang akong sinasaktan niya. Pati ikaw. Kapag itinuloy niya ang balak niya, paano na kayo ni Gabby? Hindi para na kayo naging magkapatid. Hindi yun pwede, ma. Wala talagang pagpapahalaga sa'yo ang ama mo. Sa nararamdaman mo. Anong gagawin natin? Kailangan mo ko, anak. Hindi ako pwedeng mawala sa'yo. Hindi nila ako pwedeng sunduin. Pero paano ko gagawin yun? Kailangan mahanap natin kung nasaan ang mahiwagang libreto. Actually, kami ang nagpatawag sa'yo. Sensya ka na, pinsan. Kailangan ka ng grupo eh. Alam na namin kung paano natin matutulungan si Gabby. Ang sabi ni Lola, yung mga apo na hinahanap niya, nangangaruling lang tapos hindi na umuwi. Yung mga multo na nakita nila Jello at Gabby, mga nangangaruling din. Kung tama ang hinala natin, may connection ng dalawang ito. So, magro-ronda tayo. Di ba para tayo yung mga tanod nito? Baka mangaruling uli sila sa isa sa mga bahay ngayong gabi. Oh, ano nangyari sa'yo? Tris, sakit na nung ako eh. Tsaka parang may tumutulak sa loob. Baka palusot lang yan. Gusto mo na kasing umuwi. Sabihin mo, natatakot ka lang dun sa mga hinahanap nating mga multo. Hindi, Toys. Masakit talaga eh. Tsaka alam mo ilang beses na ito nangyayari. Toys, baka naman patubong pimple. Hayaan mo, pag uwi natin sa bahay, titirisin ko. Ano ka ba? Tor, may pimple ba na ganito kasakit? Tsaka alam mo pa sulpot-sulpot to, no? Tino mo ngayon, wala na. Eh, yun naman pala eh. Let's go! Sandali lang. Tara! Tignan mo. Aray ko! Pare naman! Ano pa nangyari? Toys! Tignan mo yung mga bata, puro kulay puti. Eh, ba't parang wala akong nararamdaman? Eh kasi, mahina physic powers mo. Di gaya ng akin. Malakas kaya nakikita ko. Alam niyo, sandali. Lapitan na lang kaya natin. Uy, Toys! Wag na, please! Tara, Red. Tara. Diyan na kami. Please. Shhh. Ano ka ba naman, Tor? Statue lang yun eh. Oo nga naman. Ito talaga, oh. Sinsya na. Tao lang. Oo. Oo, yun sila. Oo, ito na para ito eh. Asa na? False alarm, pare. Malabo yata yung plano mo, amboy. May hirap maghanap dito ng multo sa buong bayan, ano? Oo nga. Tsaka kanina pa natin iniikot tong buong village. Wala pa rin tayong nakikita. Siguro bukas. Ulitin natin to. Tara. Tara. Insan! Nandito sila! Thank you.
Gracie! Ma! Gracie! 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 Something about it. Kapag hanggang bukas, hindi pa rin nag-i-improve ang mga pasyente. Ipapatransfer ko na sila sa Manila. All of them. Galing kami sa room niyo. Sabi ni Tita, nandito ka daw. Ikinuwento rin niya ang tungkol kay Gracie. Dadalhin daw siya sa Maynila kapag di pa daw pumuti ang kalagayan niya. Red, Lloyd, ba't ang tagal niyang gumalik? Parang ayaw na niya bumalik sa dati. Gabs, alam mo, may nabasa ako. Sabi doon, yung mga souls daw ng mga taong nasa coma ay nasa paligid lang. Hindi daw sila lumalayo sa mga katawan nila. Kaya dapat, lagi mong kakausapin yung pasyente. Dahil mas mabilis silang gagaling. Kasi narinig nila yung mga pag-asa binibigay mo sa kanila. Yun nga siguro yung kailangan ni Gracie, Gabs. Kailangan niyang malaman na may tao pang nagmamahal sa kanya. Kaya hindi siya pwedeng umalis. Hi, Gracie. Sa ate to. Magaling ka na, ha? Miss ka na ni ate. Dapat bukas magaling ka na. Tutulungan natin si mami magluto ng noche buena. Lulutuin doon yung paborito mong spaghetti. At pagdating ng ating gabi, magbubukas tayo regalo. Tapos noon, tatawag na si Daddy. Di ba yun yung inaantay mo? Yung overseas call ni Daddy? Gracie? Gracie, please, pagaling ka na. Nagre-ring na yung phone. Huwag na si Daddy! Kailangan ko nang umuwi! Huwag ka nang umuwi sa kanila. Papabayaan ka lang nila. Pero paano si Daddy? Sinasabi lang nila yun. Bakit? Nakikita mo ba siya? Tara na. Mas magugustuhan mo marinig ang heli ni Nanang. Lumalala na ang kalagayan ni Gracie. Kailangan dalian natin ang paghahanap sa kaluluwa nila. Pero paano? Kung tao nga lang, hirap nang hanapin, kaluluwa pa kaya. Eh bakit kaya hindi sila maghanap sa atin? O paano yun? Alam mo kasi, nung bata ako,
Kapag nawawala ako sa mall, imbis na hanapin ako ni Daddy, doon niya ako pinupuntahan sa may arcade. Kasi alam niya, doon ang paborito ko. So kailangan natin na bagay na malapit sa mga mall to para puntahan tayo. Hindi bagay kundi tao. Si Nanang. Miss, discharge na po ba yung pasyente dito? Hindi pa po. Baka nag-CR lang po. Ba, Ramon? Parang hindi ko na merendahan itong si Red. Aba, isa yan sa matali yata itong bakasyon eh. Oo. Oh. Laging wala sa bahay. Ang agang umaalis, tapos gabi na kung umuwi. Katulad kagabi, parang hindi ko na malayan kung anong oras siya nakauwi dito. Oh, sige. Oo. Oh. Okay, tumawag ka na lang ulit, ha? Baka gising ng anak mo mamaya. Okay, Merry Christmas, iho. Oy, Karin, matayang mo mabuti yung tubig. Sige po, bye-bye. Oo, saan ka pupunta? Hindi ba kakabalik mo lang? May lakad po kami nila na ito. Oo, sige, halika. Mag-almusal ka muna. May lulutin. Lala, wala akong gana. Oo, sige. May regalo ko sa'yo. Siguro naman, gaganahan ka para buksan ang regalo mo, ano? Eh, mamaya pa po ang bukas na ng mga regalo. May iba pa ako regalo sa'yo, mami, ang gabi. Ako naman lahat. Thank you, ha. Kaya nga, favorite ko kayo, eh. Pero mamaya akong gabi na sila pagsasabay-sabayin. Sige po, nagmamadali na po ako. Ah, Red! Red, umuwi ka maaga, ha? Masarap ang handa natin. Sure lah. Sige po. Ipagpatuloy mo ang pagkakailan sa akin. Pero pasundan mo ang aking sasabihin. Di mo makakailan ang iyong kakayahan, ang iyong kapangyarihan. Yeah.
your heart in my head.